Caps Farming. Magandang umaga po mga ka-farmers. Ito na po yung bago kong tatamnan na singkang or Chinese pechay. So ito po yung wala pang tanim. So ito naman po ay nataniman ko na itong kalahati. So tubo na po siya. So putok na po yung mga buto niya. So yung labanas po ay lalapitan natin mamaya para makita nyo. Papantayin ko lang itong mga plot para mataniman ko po uli. So ngayon po papantayin po ito para yung maaking maganda, maayos yung tataniman natin. So yan po, medyo pinapantay ko na po para maganda naman yung pagtatanim natin. Bago po natin guhitan ay kailangan po mga ka-farmers na pantay muna ibabaw ng plot, then saka po natin guguhitan para doon po ilagay yung mga buto. Ayan, guguhitan po natin para paglalagay ng buto doon po natin ipapatak. I-sprayin ko po muna bago ako maglagay ng buto or binhi dito sa mga plot na ginawa ko. Ayan. So, ayan po. So, mag-spray po muna tayo bago ilagay ang mga buto ng labanos ng singkang. So, ayan po. Umpisa na po natin ang paging i-spray para po hindi tumubo ang mga damo. Ito po ay para sa buto ng mga damo. Ang ginagawa ko po mga ka-farmers ay nagpa-plot po muna, then pagkatapos po mag-plot papantayin, then guguhitan po. Ayan, may mga guhit po siya. So ganyan po, pagkatapos pong guhitan ay ayan, lalagyan na po ng mga buto yan, yung mga sa guhit po. So mamaya pakita ko sa inyo. So ganito po yung mangyayari. Ayan. Ganyan po mga ka-farmers. So pagka medyo malalaki na ho siya ay itatransplant po yung iba kasi dikit-dikit po siya. So iwanan na po yung iba, babawasan lang po siya. Ito po mga ka-farmers, ito po yung itatanim, yung singkang na tinatawag namin or Chinese pechay. Ang pangalan po niya ay Choi F1. So yan po yung itatanim ko. So panoorin niyo po para makita niyo kung paano ako magtanim nito. So kukunti lang po para hindi ho sila dikit-dikit. So itatransplant na lang po pagka napadami.
ang lagay. Ganyan lang po baka bilis magtanim ng Chinese pachay. Kailangan po ay madalang ang patak para hindi po sila dikit-dikit, mga ka-farmers. Ayan. So sana po ay nakakakuha kayo ng technique dito sa aking pag-video, mga ka-farmers. So yung mga gustong gayahin itong aking pagtatanim dito sa aming lugar, ay ganyan lang po yung paraan ng aking pagtatanim. Good morning po, mga ka-farmers. So ito na po yung latest ng aking mga bagong tanim. Ito po ay labanos. Then ito pong banda baba ay singkang. Tubo na rin itong Chinese pechay. So ayan po. So ito po yung huling sabog. So tubo na rin po siya. Ayan. Ito po yung isa kong kasama po nung taniman ko niya yung sayote. So bumagsak na po siya, nasira na po siya ng bagyo. So wala na po tayong mapipitas na sayote. Kung iaayos ko pa po para may makuha po tayong bunga. Nasira na po ng bagyo. Kaya mag-aayos pa tayo. So ang ibang mga bunga po ay nanunubo na at naglaglaga na po sa baba. Okay na rin po naman para mapalitan ng binhi or mapalitan siya ng pananim. So yung iba po ay pinapulot ko yung mga bunga para mapakinabangan naman. Okay. So, nagtatabas-tabas po ako kasi talaga pong magubat na siya. Ito po kasi yung sayotean ko na nakipitasan ko. Ginagawa ko po ay naglilinis muna ako ng mga damo para hindi ko siya lumago. Para hindi ako mahirapan pag lampas o pag nililinis. Ayan. Talagang magubat at lilinisin pa ho ito. Ayan po, mayroon po ako ilang puno ng mga gabi na pwede nang kukayin. Ayan. So kailangan din pong linisin talaga. Padamo na. So, ayan ang kawayan, nagbagsakan na po. Ayan sa baba. Ayan. So ayan, kita nyo, handa mo. So hindi na kayo makakadaan kung sakali. Andito po tayo uli sa aking beans at namimitas tayo ng beans. So ngayon po ay namumunga na ang aking mga upo. Nag-start na pong mamunga. Ayan, mayroon pong ilang piraso ng naunang bumunga. So ayan po. Oh, magkasunod po sila. So tuloy-tuloy na po are at habang namimitas ako ng beans ay bago pa lang siyang namumunga ang upo. Ayan. Ayan po. Maganda. So ilang puno din po aring upo.
Kaya malapit na rin pong mag-harvest. Okay? So, ayan po, mga ka-farmers. Nagpa-harvest po ako ng labanos. So, kumuha lang ako ng 2 karga. Bali, 4 po yung ha-harvestin. Ikakarga na po ni Kuya ang labanos para po mahugasan. So, hugasan na po siya. Maya-maya lang. So, sasalin po sa sako para maikarga sa tricycle. Maraming kalit nga po diyan sa daanan. Oh, mga nagharang na mga saging. Natumbang saging. Kamayan. Kahoy. Hmm. Sa ako mamimitas. Eh, ngayon eh, nagpunla ako dun ay. Singkang. Mang. Singkang ay tubo na iba. Pero yung na ibang day baba. Ang aking pinunlaan. Ay, bago pa ako. Tulong ako paghuhugas nung matapos ka agad. May bisita po tayo, mga ka-farmer. Hi guys, magandang araw. Ayan po si Edward Henry po, technician ng CB Andrew from Victoria, Laguna. Ayan. And Jason Navras Poracho po, galing po sa Occidental, Mindoro. Aba, malayo ka. Opo. Patingin. Simbayo. Opo, tay, simbayo po siya. Oo. 2AA na po siya, kumpara dun sa... Ito yung sa mga lipi. Ito lang po siya, tay. Oo. Ito yung pang-rice na po siya eh. Hindi naman ako nagra-rice. Opo, tay. Ito pero nakain ako ng kanin. Kanin. Sa likod po tayo. Ayan, tay. Meron ka mag-sala na aray, panglipi. Opo. Pa, pechay, labanos, repolyo, basta mga lipi. Opo. Vegetable. Ito, maganda daw po arang gamitin, mga ka-farmers. Simbayo. Para po sa mga lipi vegetable. Yung booster na po. Yung okay. Booster din po siya, tay. Ano ang inyong pang-uod na system? Meron po tayong gold tie. Ayun na, systemic yun. Opo, systemic po siya. Tapos rain pass na rin po siya. Oo. Kahit ulanin, nandun po yung epekto niya. Ibig sabihin may parang may sticker. Na po siya. Opo, yes po. Pakaganda kay Simbayo tie, marami po siyang nagagamot na sakit. Ibig sabihin, magkano naman ang isang litro niya? 250 ml lang po siya tie. 250? Yun lang po. Kung sa ano ay... Pwede na mahal. Isang pero, drum. Pang isang drum na yun. Opo, yung 250 ml. Pang isang drum na po siya. Ang price niya lang po ay nag-aano sa 580. Mahal din ano. Kasi itang... 580. Yung iba, isang litro. Sa bagay, ano. Mga sa takal din naman eh. Ano? Opo, matipid naman po siya. Oo, matipid. Lahat na po ba ito, Tay? Oo. Matipid na po yan. Papanalo niya yung mga repolyo ko malawa. Ayun tayo, napakaganda sa repolyo no? Ito, isang kilo lang yan. Ang na-harvest niya, 100 kilos only. Dapat, ang isang kilong beef, kung summer, kikita, harvest ka ng lowest 100 up to 200 kilos. Isang kilo po yun. Ay, 100 to 200 kilos ha? Oo. Kung i-jackpot ng maganda at hindi. Pag summer lang yun. Pag summer eh, ganun. So, may maintain po siguro yung tayo ano tayo? Hindi naman. Merong once a week, twice a week. Hindi pare-pareha. Hiniingan kayo ng ano tayo? Ng ano po? Kada linggo? Kailangan mag-vlog po? Hindi. Ako lang. Kung ano nyo lang, maisipan nyo lang. Ito ano lang, maisipan ko. Pag medyo nagkapera na tayo, edi... Bibili naman tayo ng drone. Wow! O, diba? Ang wala ka sa'yo tayo. O, pangarap natin yun. Para at least drone eh. Drone naman tayo, no? Drone naman. Kahit pa ano, maganda. Lalo kung kitang-kita ang mga taniman. Mm. Oo, mga tayo, ganda nun sa taas. Kitang-kita yun. Correct. Ay. Nakadarish yun. Maganda rin naman na mag-vlog. Nakakatuwa ba? Mm. At ang daming... anti-stress. Nakakawala na stress. Tapos kalaman pa yung mga message sa'yo na maganda, maganda feedback. Tama ka. Naku po. Kung pagod mo mag-vlog, talagang yung anti-stress po pa, tapos maganda pa yung feedback, natutulungan mo yung mga farmer. Wala nga talaga yung mga ano, kalimitan ng subscriber ko, mga overseas eh, mga nasa... Bumasa po. Pero mga Pinoy sila.
Pero yun daw yung kanilang pantanggal, stress sa kanila. Sa trabaho sa ibang bansa. Subukan niyo po yung kanilang product. Ito po ay herbicide, clear out. At meron pa pong isa, Sincera. Panay herbicide po. So, may clear max. Then, ito po yung gold nila. Pang-uod po sila. Systemic na rin po. Ito ay systemic, so subukan daw po natin itong gold. Ito po yung insecticide. Ayan. Rain pass na rin po siya. Tayo. Okay. So marami po silang product na para sa atin, mga magsasaka. So itry po natin at subukan natin. So ngayon tayo, wala pa po kayong ilalantret? Wala pa kasi... Lalo ngayon, hindi na muna kami nag-ano't maulan. Mm-hmm. Eh parang mag-stop muna kami ng ano. Mas ano po ngayon kapag sa... Eh ngayong Vermont eh, sobra ulan dito sa amin. Mm-hmm. Eh kaya malulugi ang mga farmers dito. Wala mangyayari eh, bagyuhan pa. Oh. Kaya medyo alalay lang ang pagtatanim namin pagka ganitong Vermont na. Eh malulugi. Nagtagkaalaman din po yun tayo. Abay, siyempre naman. Yung kagaya ninyo, eh siya yung nagtuturo sa amin kung ano yung dapat namin gawin sa mga pagtatanim. Mm-hmm. Bukod dun sa aming experience, wala naman kami experience diyan sa ano eh. Yung pagkakasulod-sulod. Oo. Ang amin po. Ano lang yung kinasanaya namin? Yun na lang. Ano buti yung tayo bukas yung isip nyo sa ganyan tayo lang. Ay. Kasi yung iba tayo pagkaganyan. Ay hindi. Mas bata ka pa. Mas marami kaming alam sa inyo. Ganun yung sabot na iba tayo. Ang dami pong ganun. Dito eh sa akin na hindi naman ganun. Kaya ang hirap naman sumagot sa kanila ng ano na yoko yung panahon ngayon, may mga bagong insekto. Tsaka ibang pong panahon ngayon. Mm. Kita mo nga ngayon eh, panay ano na, high-tech na. Opo. Eh, dati walang cellphone ngayon, puro sila. Gaano na ang in-improve ng mga ano, panay high-tech na. Ganun din po sa halaman. Ang sakit po matindi na ngayon ang resistant. Mm-hmm. Kaya nga. Climate change, no? Pabago-bago. Eh kung yun lang ang gagawin mo, eh parang mumupuksa na mawasakit. Sabi nga ng ano, tatawanan lang ng ano, ng insekto. Tatawanan lang ng punggot. Correct. So yan po, sila ay naghuhugas na. Dalawang karga po siya. Pwede makikita ka sa YouTube. Sabihin ng aking juwawa, ay bakit nandun naguhugas na ng laban? Ano yung ganda yun? Kaya pala hindi ka... Kaya mo artista ka? kaya sasabihin, kaya pala hindi ako inuuwian. Naguhugas na, naghihimas na ng laban. Iba na ang hinihimas. Iba na. Labanas na. Ay, ito'y maputi-maputi Amerikano. Hindi mahintin. Sorry.